Yan po, tayo po ay magsisimula na sa ating pag-aaral salita ng Panginoon. Alright, so buksan po natin ating mga Bible, no? Sa Matthew chapter 13, verse 1 to 8. Yan po, buksan po natin ating mga Bible sa Matthew chapter 13, verse 1 to 8. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga, mga kapatid, is yung tinatawag natin yung cares of this world, yung mga alalahanin natin sa buhay, no? Kung paano makakaapekto sa atin bilang isang mananampalataya yung ating mga alalahanin sa buhay. Alam niyo po, ang mga tao ay punong-puno po yan ang mga alalahanin sa buhay. Lahat po yan, walang pinipili. Mapabata, matanda, mayaman, mahirap, mapamember, mapapastor, lahat po, lahat ng tao, lahat na kahit hindi mananampalataya ay punong-puno ng cares of this world, and lalong-lalo na din tayo mga mananampalataya, no? But ito nga, yung pangako ng Panginoon, no? I will never leave thee nor forsake thee. Ito din yung pangako ng Panginoon na huwag tayong mabahala, no? At ito din pangako ng Panginoon na tayo po ay nabibigatan, ay atin pong ibibigay sa kanya lahat. Kaya wala po tayong dahilan bilang isang Kristiyano na lalamunin, no, or sasakalin ng ating mga alalahanin sa ating mga buhay. Okay, buksan po natin, mga patid, Matthew chapter 13, verse 1 to 8. Then let's read all together. The same day went Jesus out of the house and sat by the seaside, and great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the waysides, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But other fell into the good grounds, and brought forth fruit, some in hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold. Okay? So dito po, mga kapatid, ito po ay it gives us the knowledge about ito pong paghahasik ng salita ng Panginoon, no? Pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Yung iba na natapon sa nabahagian siya, pero hindi naman ano, no? Hindi naman siya hindi nagbunga or tumubo, no? Itong mga binasa natin kanina, mga kapatid, ito po ay parable of our Lord Jesus Christ. Okay? So, ito po ang ibig sabihin niyan, sabi ng Bible, no? So, sa verse 20, no, sinabi po dito sa verse 19, when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that he which sown in his heart, this is which he received seed by the wayside, no? So nagbahagi ng salita ng Panginoon, no? Tapos hindi naunawaan, tapos yung natanggap na nahasik ng salita ng Panginoon ay na inalis, no? Naalis ng kaaway. Sa verse 20, but he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word and among with joy received it. No? So nakapakinig salita ng Panginoon, tinanggap ito. Sabi sa verse 21, yet hath not root in himself, but dureth for a while, for when tribulation or persecution ariseth because of the word and by he is offended. No? Tapos sa verse 20, he also that receiveth seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. No, tutuloy po lang sa verse 23. But he that receiveth seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30.
Dito po mapatid, titingnan natin sa sinasabi dito sa verse 22, no? Makikita kasi natin dito sa parable yung iba't ibang klaseng mga tao na binahagian ng salita ng Panginoon, no? Hinasikan ng salita ng Panginoon. And how do they respond it? How do they grow upon receiving or listening to the word of God? So we will focus here, mga kapatid, sa verse 22, no? Which is the title of our message is the cares of this world. Okay? So sinabi po dito, mga kapatid, no? He also that receiveth seed among the thorns is he that heareth the word, no? Yung alam niyo yung mga damo na ang daming mga tinik-tinik, di ba? Marami niyan eh, no? So and receive among the thorns is he that heareth the word, no? Nakapakinig salita ng Panginoon, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. See? Kagaya ng sinasabi ko kanina, mga ka-hopers, tayo pong mga mananampalataya ay marami tayong mga alalahanin sa buhay. Especially sa ministry, lalo na sa ministry, ang buong akala po natin, mga ka-hopers, na madali lang mag-ministry at lahat walang problema. Kasi alam niyo po, sa ministry, hindi po makapagpapatuloy ang ministry pag walang financial blessings, no, mula sa Panginoon through the members. Gayon din po sa ating mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, no? Lalo na pag usaping walang pera, 'di ba? Tayo ay talagang nababahala sa ating mga buhay, no? Nababahala kung ano ang ating kakainin, nababahala kung ano ang ating isusuport sa ating mga anak, no? Pagpapaaral sa ating mga anak, at ang masaklap doon yung ating mga pangangailangan na hindi naman kailangan, no? Yung mga wants, diba? Iba kasi po yung wants sa needs, mga kapatid. Pag sinabi nating need, ay talagang kailangan natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay, na hindi tayo mabubuhay or hindi tayo magiging komportable kung wala ito, no? So isa yan sa mga inaalala natin sa pang-araw-araw na buhay natin, no? Lalo na pag want, kasi pag sinabi nating want, higit yan eh. Kumbaga, pwede namang wala, pwede namang meron, no? So dito po, pag tayo po ay punong-puno ng pag-aalala sa ating buhay, sinasabi po ng Panginoon dito ay ito po ay makakapagdulot sa atin ng hindi pagiging mabunga. Maapektuhan po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Maapektuhan po ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Okay? Bakit? Bakit maapektuhan yung pag-aaral sa salita ng Panginoon? Kasi, alam niyo po, pag masyado tayong nag-aalala sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating hinaharap, ay hindi tayo makakapag-isip ng maayos. Hindi tayo, mawawalan tayo ng appetite sa pag-aaral salita ng Panginoon. No? So, hindi tayo nakakapag-focus sa pagbabasa ng Bible. Hindi tayo nakakapag-focus sa pakikinig salita ng Panginoon. No? At hindi tayo nakaka-focus para gawin yung ating mga ministry kung meron man. Bakit? Kasi nga, masyado na tayo natatabunan sa ating mga alalahanin sa buhay. Diba? Masyado na tayong natatabunan sa ating mga alalahanin sa buhay. No? Kaya, ito po ay paalaala ng Panginoon sa ating lahat na tayo ay magbuong puso na magtiwala sa Kanya. Oo, alam po natin, mga ka-hopers, na sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon at sa pagiging Kristiyano, kaakibat na po dyan, na pinapaalala sa atin ng Panginoon, kaakibat na po dyan yung
kahirapan, no? Dapat nung tinanggap natin si Kristo, dapat na atin ding ihanda yung ating mga puso na ready tayo na tanggapin yung mga persecutions, yung mga sacrifices, no? Para lang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, masyado tayong nadadivert yung ating isip na imbis na tayo ay magtiwala lamang sa Panginoon, ay tayo ay medyo natatabunan na sa ating mga alalahanin sa buhay. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, no? Sabi niya, tingnan mo yung mga ibon, no? Tingnan mo yung mga halaman, no? So they don't have the abilities like humans, but what did God do? Ang Panginoon, they provide all the things that they have needed, no? They live, no? How much more ang mga tao? Diba? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang pangako, I will never leave thee nor forsake thee. At ang sabi pa ng Panginoon na pag ikaw ay nabibigatan, ikaw ay nagugulumihanan, ikaw ay may problema sa buhay, ang gagawin mo lang ay lumapit sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay lack of wisdom, lack of knowledge, ang sabi ng Panginoon, ikaw lamang ay humingi sa kanya, lumapit sa kanya. Lahat na po yan, mga kapatid, God has provided us everything that we needed in our life. God has provided us everything that we needed in our Christian life. Kaya wala na po tayong dapat hahanapin, no? Kaya nga, pag tayo po, mga kapatid, ay aral sa salita ng Panginoon, pag tayo po, mga kahupers, ay naunawaan, naintindihan ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay at nakikilala natin siya sa ating buhay, ay panigurado po, mga kahupers, tayo po ay magkakaroon ng pagtitiwala sa Kanya. No? Ibigay lang natin yung ating tiwala sa ating Diyos. Ibigay lang natin yung tiwala sa ating Panginoon. 'Di ba? Sabi according to the Bible, sabi ng Bible, then faith is the evidence of the things not seen. Kaya tayo pag nag-aalala tayo sa ating inaharap, nag-aalala tayo sa mga bagay-bagay na mga mangyayari, alalahanin po natin, mga kahupers, no? Lahat ng bagay na hindi natin nakikita, lahat ng bagay na ating gugustuhin, no? Sabi ng Panginoon, nothing is impossible with God, no? Sabi ng Panginoon, I can do all things through Christ which strengthened me. See? Yan lamang pong mga talata na yan, mga kapatid. Pag iniisip natin yung problema natin, no? Makikita natin that our God is bigger than our problem. See? Kung malaki, kung gaano man kalaki ang problema na hinaharap mo ngayon, tandaan po natin, mga kahupers, our God is bigger than your problems. Kaya, yung mga alalahanin natin sa buhay ay atin po yung ibigay sa Panginoon. No? Huwag natin takbuhan. No? Tandaan natin, mga kapatid, ha? Yung alalahanin natin sa buhay, huwag natin takbuhan. Huwag nating talikuran, no? Huwag nating isawalang bahala, kundi harapin natin ito, buhatin natin ito, at ating ibibigay sa Panginoon, no? Anumang hirap yan, anumang sa isip natin na walang, kasi iniisip natin sa ating human view, sa ating pag-iisip bilang isang tao, iniisip kasi natin lagi na walang pag-asa, no? Dito po papasok yung sinasabi ng Panginoon, mga kahupers, na nothing is impossible with God. Kung sa tingin natin na walang-wala na talaga, wala ng pag-asa, hindi ka na makakaahon, hindi na maaayos ang buhay mo, nagkakamali po tayo dyan, mga kapatid. No? Nagkakamali po tayo dyan, mga kapatid, mga kahupers, because God is always there for us. Kaya ulitin ko po,
Ngayon, yung ating mga alalahanin sa buhay, no? Yung alalahanin natin sa buhay ay kailangan natin ibigay natin sa ating Panginoon. Kasi ito po, mga kapatid, ito po ay nagbibigay sa atin ng slow growth, no? Tayo po ay hindi lalago, no? Kung lalago man, pakonti-konti, mahina ang ating paglago pag tayo ay punong-puno ng alalahanin sa ating buhay, no? Kasi alam niyo po, mga Kaupers, ang gusto lang ng Panginoon ay mag-ibigay natin yung buong tiwala sa Kanya. Hindi yung 50%, hindi yung 80%, and not 99%. God wants us to give our 100% trust. No? Faith. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Is 100% na pagtitiwala, no? Sa ating Diyos. Tunay na Diyos. Okay? Kasi hindi tayo magiging mabunga. Yung iba nga, I will give you an example, mga batid, ha? Dahil sa ating pag-alala, sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga kapatiran tayo sa simbahan, no? Mga member sa simbahan na hindi dumadalo sa Linggo. Bakit naman, Pastor? Kasi mga ano naman yan, eh, mga mature Christian na yan. Bakit sila hindi pumunta? Why? Kasi yung iba, inuuna nila yung sideline, may meeting daw, may appointment, tapos araw ng Linggo. Diba? So, in that scenario, mga Kahopers, tapos tinatanong, ba't ka mag-skip? Kasi, Pastor, may ano eh, mayroon akong ka-meeting, sayang din dito. Diba? So, we are already violating the command of our Lord Jesus Christ. Number one is to attend Sunday. In every Sunday, first day of the week, to worship the Lord our God together with other saints. Diba? We are violating. Number two yan, dun papasok yung ating cares of this world. Kasi bakit tayo makikipag-meeting? Bakit tayo magkuklose ng deal sa araw ng Linggo? Why? Kasi nga, gusto mo yung pera. Gusto mo yung mga alalahanin mo sa buhay, gusto mong mawala kasi may pera ka. Hindi mo inuunawa, hindi mo iniisip na ang Diyos pala ang nagbibigay sa atin ng pera na yun. Ang Diyos pala ang nagpo-provide ng mga tao para magkapera tayo. See? Kaya mga Kahopers, anong sabi ng Matthew? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang Panginoon. Huwag natin unahin yung ating alalahanin sa buhay. Di ba? Wala kang pambayad tuition, wala kang pambayad sa let's say pamasahe, or anumang mga pangangailangan mo sa pang-araw-araw, nag-aalala tayo, di ba? Kaya nga, may Diyos tayo, mga kapatid, mga Kahopers, kaya nga may Diyos tayo kasi gusto natin lumapit sa Kanya, gusto na ang Panginoon natin na tayo ay magtiwala sa Kanya. It may seems impossible para sa atin. Imposible talaga para sa atin yan, mga kapatid, mga Kahopers. But always remember, no? Lagi-lagi yung sinasabi ng Panginoon na naririnig natin yan sa kahit sino mga Kristiyano, sa ating mga pastor, sa inyong mga pastor, no? Nothing is impossible with God. Only, no? Only if you trust in Him. No? Kasi, alam niyo kapatid, pag tayo po ay nagtitiwalang lubos sa Panginoon, yung alalahanin natin sa buhay, mawawala po yan. Hindi pwedeng magsama ang alalahanin sa buhay at ating pagtitiwala sa Panginoon. Isa lang po ang mamayani dyan. Now ngayon, kung ang mamayani sa buhay mo yung pag-alala, yung ating tiwala sa Panginoon ay bababa po yan. No? Pero, kung ating tiwala sa Panginoon yung ating inuuna, yung cares of this world, ay bababa po yan. So you choose, mamili kayo mga Kahopers. Alin ba ang uunahin ninyo na alalahanin? Yung alalahanin na paglingkuran ninyo ang Panginoon? No? O, alalahanin niyo po mga kapatid, meron tayong
pribilehiyo na maglingkod sa Panginoon. Alin ang gusto mo na alalahanin? Yung alalahanin na maglingkod or yung alalahanin na yung alalahanin sa mga pangailangan mo sa mundo? No? Mamili ka, kapatid. Mamili ka, fellow hopers. No? Cares to serve the Lord, our God, and trust Him, or cares of this world? Which one do you prefer to be your priority? No? Remember, sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And itong alalahanin ninyo sa buhay, itong hinahanap ninyo na matugunan ng Panginoon, pag inuna nyo siya, ito pong alalahanin nyo sa buhay ay tutugunan po niya. Tanda natin mga patira, pero pag inuna natin yung ating alalahanin at hindi natin inuna ang Panginoon, hindi po matutugunan ni kahit kanino man ang ating pangangailangan. Kaya tayo nag-aalala sa ating mga buhay. No? Kaya mga patid, remember, no? Kung gusto natin na lumago, kung gusto natin na mag-mature sa gawain ng Panginoon, kung gusto natin na lumago sa gawain ng Panginoon at lalong-larong magbubunga. Kaya tayo hindi nagbubunga, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon kasi hindi tayo nakitaan ng mabuting ehemplo. Diba? At hindi tayo nagsiseryoso sa ating gawain bilang isang mananampalataya. Hindi ka nagbabasa ng Bible, kaya hindi ka lumalago, hindi ka nagsishare ng gospel kasi nga wala kang gana kasi problemado ka. Diba? Hindi ka pumupunta ng simbahan kasi baka maubos pera mo sa pamasahi or baka natakot ka para magbigay ka sa gawain ng Panginoon kasi wala kang ibibigay, nakakahiya. Hindi po ganun yung labanan dito sa gawain ng Panginoon. Ang hinihingi po ng Panginoon sa atin, mga patid, is yung ating tiwala para sa Kanya. Ang hinihingi po ng Panginoon sa atin is yung ating sarili. Ibigay natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Hindi niya kailangan ng pera, mga kapatid, kasi siya po ang may gawa ng lahat. Kaya, your self surrendering to God, yan lang po ang kailangan ng Panginoon sa atin. Na gusto niya makita, although na hindi naman niya talaga kailangan yan, necessarily, pero yan ang gusto niya makita sa atin, na tayo ay iating isuko yung ating mga sarili sa Kanya ng buong puso. No? Yung ating pag-aalala sa buhay, aalisin natin yan. Although hindi natin yan maiiwasan, wala namang tao na hindi makakaramdam ng pag-aalala sa buhay, pero tandaan po natin mga patid, kaya nga tayo may Bible, kasi yan po ang nagpapaalala sa atin na mayroon tayong Diyos. May Diyos tayo na sinusuplayan niya yung ating mga alalahanin para mawala ang ating alalahanin dahil may Diyos tayo. Kaya mga kapatid, unahin natin ng Panginoon. No? Kung gusto niyo na lumago sa gawain ng Panginoon, unahin natin ng Panginoon. Kung gusto niyo na magbunga ng sa gawain ng Panginoon, unahin natin ng Panginoon. No? Seek, mga kapatid, isang bunga na kailangan natin na gawin bilang isang mananampalataya is to win souls for Christ. No? Magbahagi ng salita ng Panginoon ng kaligtasan sa ibang tao at hindi lang basta-basta magbabahagi kundi ipag-pray natin sa Panginoon na yung binahagian natin madadala natin sa gawain ng Panginoon, madadala natin sa local church kung saan man tayo nabibilang. See? Mga patid, ang pagdadala ng kaluluwa sa gawain, bunga po yan ng ating pananampalataya. Bunga po yan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Bunga po yan sa ating pagbibigay prioridad sa ating Diyos. No? Kaya mga kapatid, pag wala tayong priority, hindi natin pina-priority yung Panginoon sa ating buhay, o hindi natin siya pina-priority sa ating buhay, ay panigurado hindi po tayo magiging mabunga sa gawain ng Panginoon. Kaya kung anumang alalahanin meron ka ngayon, kapatid, fellow hopers, kung anumang alalahanin meron ka, ay ibigay mo na yan sa Panginoon. Ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito, simulan mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Simulan mo
na kung meron kang alalahanin, simulan mo yan. Unti-unti mong ibigay sa Panginoon yan. Hanggang sa maubos at ibigay mo sa Panginoon yung mga alalahanin mo yan. Oo, alam ko. Sa tingin ninyo, sa tingin natin, walang pag-asa. Oo, alam ko. Sa tingin natin ay hindi natin kaya. Pero alalahanin nyo mga batid, ang problema ay isang bundok lamang yan. Pero tingnan nyo po, sa likod ng bundok na yan ay lagi at lagi nandyan ang Panginoon para sa atin. No? Mga batid, make God as your priority. And the cares of this world, give it all to Him. No? Sabi ng Bible, at ginawan pa ng kanta, no? And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden, come to me, and I will give you rest. See? At yan po ang pangako ng Panginoon. Yung mga alalahanin natin, yung alalahanin mo kung meron ka ngayon, ibigay mo yan sa Panginoon. At sa mga darating mo pa na alalahanin, ibigay mo yan sa Panginoon. And God is not, will not lie. God is not a liar. If He says, I will never leave thee, nor forsake thee, He will do. And if God says, He will provide, He will do. No? And if God says, if you will put Him as your priority, di ba? He will give everything to you, then He will do. Okay, mga kapatid? Cast all your cares to God. Okay? So, sana po ay may natutunan tayo, no? Casting our cares, no, of this world to our God. At kung sino man sa inyo ngayon na nanonood kasama natin na hindi pa nakilala sa Panginoon, at ang kasalanan po, ito po yung nagdadala sa atin sa nagbabagang apoy sa impyerno. No? But dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, binigay ng Diyos na Ama, binigyan niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Cristo, nagkatawang tao, okay? Nagpapako sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan, sa iyong kasalanan. Now ngayon, kung ikaw ay nananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ikaw ngayon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lilinisin ng Panginoon ang iyong mga kasalanan nakaraan, ngayon at sa darating mo pa na mga kasalanan, lilinisin niya yan dahil ikaw ay nanampalataya kay Kristo. No? Kaya ang gagawin mo lang kapatid, no? Sa mga ating nanonood ngayon na hindi pa nakakilala kay Kristo, manampalataya ka kay si Kristo na siya ay Diyos at tagapagligtas sa iyong buhay. Okay? So,